Okay, so sagutan natin ang isang problem na ito. Galing ito sa GC namin tungkol sa differential calculus. Okay, so may nag-send doon, nagpapasagot ng problem na ito tungkol ito sa time rates, pero medyo kakaiba kasi yung problem na ito na tungkol sa time rates. So medyo mahirap hanapin ito sa YouTube. Sinearch ko kung meron nang gumawa nito, wala akong nakita. So sasagutan natin. Okay, so bago pa lang lahat, shoutout muna dun sa may nagpapa-shoutout sa akin kay Ferdinand Alvin Fabra. Ayan, congratulations dahil pumasa na siya sa civil service exam. Okay, so ayan, so congrats sa'yo at ingat ka palagi. Okay, so sagutan na natin itong problem na ito. So ang sabi, one ship is sailing south. One ship is sailing south at a rate of 5 knots and another is sailing east at a rate of 10 knots. So, yun yung rate nila. Ang knots nga pala, yan ay nautical, nautical mile per hour. Okay? So, yan. So, yung isa, south. So, ang direction niya, pababa. And then, ayan. So, one ship sailing south. Yung pangalawa na 5 knots. And another is sailing east naman, 10 knots. At 2 p.m., so yan, given yung oras natin, at 2 p.m., the second ship, so ang second ship, yun yung east, so yun yung second ship, at 2 p.m., the second ship was at the place occupied by first ship one hour before. So magdodraw tayo ng dalawa dito, isang 1 p.m., tsaka isang 2 p.m. Okay, so analyze muna natin mabuti. Yung one ship sailing south, so ito lagyan natin yung A. Sailing south pa ganito siya, yung A natin. And then yung B naman, sailing east, so papunta dito. So mag-drawing tayo ng dalawa, 1 p.m. tsaka 2 p.m. Okay, so ito yung at 1 p.m, paano ba yung position nila? Kasi yung sabi dito, at 2 p.m, the second ship was at the place occupied by the first ship 1 hour before. So, 1 hour before at 1 p.m. muna. So, at 1 p.m. yung A natin, nandito na si A. Nandito si A. So, at 1 p.m. kung nandito si A, si A pababa dito siya, papuntang south siya. Tapos si B papunta naman dito. So, 1 hour before daw, si A, or at 2 p.m., si letter B ay mapapapunta sa pwesto ni letter A. Okay? So, therefore, ayan, nandito na si A, tapos si B, nandito pa lang si B. Okay? So, yan yung 1 p.m. So, yan yung layo nila. Nandito si A, nandito naman si B. Si B ay papunta dito. Okay? So, yan yung layo nila. And then, at 2 p.m. naman, at 2 p.m., si B daw, nandito na sa pwesto ni A. So, si B, nandito na sa pwesto ni A. So, nandito na si B. Siyempre, si A naman, pababa siya, papuntang south. So, nandito siya. Liliitan ko lang yung drawing kasi, ito ang layo nila, 10 dapat. Kasi ang speed ni B, 10 knots ang speed nito ni B. Ito naman si A ay 5 knots lang. So, ang pagitan nito ay 10. Tapos, at 2 p.m. naman, so, ito, ang pagitan naman nila ay 5. Okay? So, at 1 p.m., ganyan yung drawing niyan. Nandito si B, nandito si A, and then at 2 p.m., eksakto daw si B ay nasa pwesto na ni A 1 hour before. So, 1 hour before, nandito si A. Si B naman ang nandun. So, syempre, si A, mapapapunta na dito si A. Okay? So, yun yung drawing natin. Pero, so, ang ito-drawing natin, after 2 p.m. After 2 p.m. yung ito-drawing natin, makakabuo tayo dyan ng right triangle. So, after 2, ito yung 2 p.m. So, pag after 2 p.m., drawing ulit natin dito, after 2 p.m., nandito si... Ito yung 2 p.m. muna. Nandito si B. Tapos, nandito si... Let's say, nandito si A. Siyempre, diretso sila. Ito yung position nila after... Exactong 2 p.m. So, after 2 p.m., si B, diretso dito si B. Okay? Tapos, si A naman, diretso naman dito si A. So, magkakaroon na tayo ng right triangle dyan. Ito yung una nilang position. Ito yung exactong 2 p.m. Okay, so after 2 p.m., so ito na yung magiging right triangle natin. Papuntang south, tsaka papuntang east, so ito yung right triangle natin. So ito, meron tong distance na 5.
Tapos, paano natin i-express to? In terms of time. In terms of time, si letter B papunta dito, ang speed niya ay 10. So, lalagyan natin ito ng 10t. Okay? T stands for the time. Tapos, itong A naman dito, ito yung 2pm. So, after 2pm, ito na yung magta-travel pa siya papuntang e, papuntang south. So, ang speed, ang magiging representation nito ay speed niya ay 5. So, ito ay 5t. Tapos, itong, ito yung tinatanong dito. At what time was the distance between the ships not changing? Yun yung distance. Distance between the ships not changing. So, lagyan natin ito ng variable na, kahit anong variable, so usually S ang ginagamit. Okay, so therefore, ayan yung mga label natin. So, 5, itong isa 5T, itong length na to ay 10T, ito yung hinahanap natin, S. So, dito na tayo magsosolve. Dito sa ating triangle na ito, right triangle na yan. Okay, so ayusin lang natin at medyo mawawala na ako ng space. Uulitin ko yung drawing dito at dito ako magsosolve. Okay, so burahin ko na itong mga naunang drawing natin. Ayan, so naunang drawing, burahin ko na yan. Lagyan ko ng drawing dito. So yung initial natin, ito. Ito yung 5. Tapos, dire-diretso pa sila dito, may 10. Ito yung 10T. Tapos nagdiretso pa dito. Tapos ito yung mabubuo. So ito yung S. And then ito yung 5T. Okay? So tapos gagamitin na natin yan ng Pythagorean Theorem. Okay? So sabi sa Pythagorean Theorem, ang square ng hypotenuse, so this is the hypotenuse, S square, ay equal sa sum ng square ng other legs. So ito unahin natin, yung 10T. So we have 10T square plus ito ipag-add lang natin 5 plus 5T. So we have 5 plus 5T square. Okay, so i-simplify muna natin. So i-simplify muna natin to. So we have S square is equal to, distribute natin yung square. So 10 square is 100. And then we have T square plus, apply the square of binomial, square the first term. So that is 5 times 5, 25. Plus, twice the product of the first and second term. 5 times 5t, that is 25t, times 2, so that is plus 50t, plus square of 5t square, so that is 25t square. So hindi pa tayo nagde-derivative, simplify pa ulit natin, combine like terms. S square is equal to, combine natin ito, 100 plus 25, so that is 125t squared plus 50t plus 25. So ngayon, i-differentiate natin. Pwede namang yung, pwede nating square root both sides para explicit na lang, pero pwede rin namang implicit. So differentiate natin with respect sa time t. With respect sa time t, so we have 2s. Derivative of s square is 2s. Tapos, imumultiply natin sa ds over dt. Okay? Equals derivative of 125t squared. So yung 2 imultiply sa 125, that is 250. T square, so subtract 1, so t na lang. Derivative of 50t, that is 50. Derivative of 25 is 0. Okay, so dito na, ito na yung first derivative natin. First derivative, so dito na, i-minimize natin ito. So kapag ganitong question, at what time was the distance between the ships not changing? Kasi karaniwan, pag time rates, ang question ay how fast, di ba? How fast. Pero kapag nakita niyo yung ganito, at what time was the distance between the ships not changing, ibig sabihin yan, i-minimize natin yung time. Yung time noon ay zero. Ibig sabihin, not changing yung ano doon, not changing yung distance doon sa kapag minimum yung time. Kaya, di ba, pag nag-minimize tayo, yung first derivative, ini-equate natin sa, ini-equate sa zero. Okay, so, kunin natin, ds dt lang dapat, may s dito. So, divide natin both sides by 2s. Para matira lang kasi, itong ds over dt, gagawin natin kasi itong 0. So, divide muna natin. Or actually, pwede na itong gawing 0 kasi pag binultiply mo itong 2s, pag binultiply mo itong 2s, tapos derivative natin, yung first derivative ay 0, pwede na makancel itong 2s. Okay? Kasi i-divide natin 2s to both sides.
divide 2s to both sides, di ba? Tapos ito gagawin nating 0. So magiging siyang 250t plus 50 over 2s equals 0. Yung first derivative natin equal sa 0. So ganun di ba mag minimize. So tapos inequate sa 0 pag minultiply natin both sides by 2s. Multiply both sides by 2s. Makakancel na ito. Ito 0 pa rin. So therefore we have 250t plus 50 is equal to 0, and now we can solve for time t. Solve for t, we have 250t subtract 50 to both sides equals negative 50. Divide both sides by 250. So yan ay maging answer natin. Divide both sides by 250. Therefore, ang time natin is negative 50 over 250. So i-lowest term lang natin, cancel natin yung 0. 5 over 25, that is negative 1/5. Negative 1/5 hour yan. Hour yung time natin. So negative 1/5 hour. Ang tanong dito, hindi pa dito natatapos. Ang tanong, at what time? What time ang tinatanong natin? At what time was the distance between the ships not changing? So not changing, since negative to, ibig sabihin, isa-subtract natin dito sa 2 p.m. Okay? Subtract lang natin yung negative 1/5 hour sa 2 p.m. So kailangan lang i-convert natin yung 1/5 hour. So burahin ko na yung solution natin. Balikan nyo na lang dyan. Okay, so ang pinaka-answer na natin na nakuha ay t is equal to negative 1/5 hour. Okay, so ang time natin is negative 1/5 hour, i-convert natin sa minutes. Convert sa minutes, so hour sa ilalim, minutes sa numerator, and then ang conversion 1 hour is 60 minutes, cancel hour. Therefore, we have 60 divided by 5, that is equal to negative 12 minutes. So therefore, isa-subtract natin ngayon sa 2 p.m. 2 p.m., subtract natin yung 12 minutes. So 0, 12. Therefore, ang magiging sagot na natin ay, ito ay magiging 1. Ito naman ay magiging 60. So 1, 60, minus 12, that is 48. So therefore, the correct answer is, the answer is 1:48 p.m. So ito yung hinahanap natin na sagot. 1:48 p.m. Actually, yung sinend sa akin na problem, may sagot. Galing yan sa book din. Galing sa book. Peterson ata yun. Yung book na yan, ito yung sagot na niya is 1:48 p.m. So, ang hinahanap na lang ay paano isosolve. So, ganito isolve ang ganitong type ng problem. Medyo nakakalito kasi dito yung ano eh. Ang tanong kasi, at what distance between the ships not changing? Karaniwan kasi sa time rates, ang question, How fast is the distance changing at ganitong oras? Okay? So kapag ganitong nakita niyo yung not changing distance, not changing, ibig sabihin lang nun, i-minimize lang natin, kunin nyo lang yung derivative, buuin ang figure, yan yung pinakamahirap sa lahat, buuin yung figure, dyan kasi nagsisimula kapag hindi nyo nabuo yung figure, wala kayong pagkukuha na ng equation. So ganun lang yung gagawin, buuin ang figure, tapos i-derivative, then equate nyo, equate sa 0 yung first derivative para yung at minimum kasi yan, not changing yung ano doon, yung distance nila at minimum. So, dahil negative ang kinalabasan natin, kaya sinubtract natin. Kung positive naman, edi ipa-plus natin dito sa 2 p.m. Okay, so that's all. So, I hope nagustuhan yung explanation ko para sa problem na ito. Kung meron po kayong math question ay i-comment nyo lang po dito sa aking channel or pwede nyo akong i-PM sa aking messenger na RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.